instead of focusing on one person na siya masusolusyonan niya lahat ng problema namin sa bayan, ang dami pang ibang kandidato, may mga senador pa, may mga congressman pa, may mga LGU pa. Eh bakit hindi 'yun ang i-focus natin? Hindi 'yun ang munang habang nag-aantay ng November 15 kaysa naman maging dilat na 'yung mata mo kakaantay. Ako, ito walang biro. Ako, gusto ko talaga si Mayor Sara. Pero kung wala, anong gagawin ko? Mag-aantay na lang ako na mag-aantay. Aasa na lang ako ng aasa. E di, kung sino yung kandidato ni Pangulong Duterte ngayon, yun ang ating tulungan. O, panoorin natin ito, ha? Nga. Ng PDP laban Cusi faction ang tambalan ni na Senator Bato de la Rosa at Bonggo sa 2022 election. 2022. Pero si Bato hindi kaya maideklara ang nuisance candidate dahil sa pag-amin niyang pwede siyang palitan ni Mayor Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ang unang ikinasa, Go Duterte tandem. Pumayag si Pangulong Duterte. Hindi naman daw interesado si Senador Bonggo. Pero nung nag-file na ng kandidatura, umatras ang Pangulo habang kumasang VP si Go. Pero alam mo, eto ah, dyan ako believe kay Senator Go. At totoo lang, isa sa akin ang bilibang ko, consistent siya mula noon. Hindi ako interesado maging presidente. Wala akong interest. Oh, may chance na siya, may chance na siyang tumakbo as a president kasi susuporta naman siya ni Pangulong Duterte. Pero sabi niya, ayoko talaga. Ang gusto ko, vice lang. Oh. Sinabi naman niya, actually, even before lumabas sa public na gusto niya tatakbo siyang vice, sinabi niya na po yan sa mga malalapit na tao na vice talaga ang gusto niyang takbuhin. Hanggang sa last day ng filing ng Certificate of Candidacy, biglang lumitaw si Senador Bato de la Rosa at naging tambalang bago. Nakumbinsi lang daw si Bato na maging standard bearer ng PDP laban Cusi faction 2 oras bago magsara ang COC filing. Tinawagan ako 3 o'clock in the afternoon na pumunta sa Sofitel para mag-file ng COC. So sabi ko, bakit? Pwede malaman anong rason? Ang sabi sa akin ng liderato ng PDP Laban na si Secretary Cusi, eh wala na tayong ibang nakitang pwede magpapatuloy sa legacy ni President Duterte na iiwan, kundi ikaw. Sino bang hindi magulat? Presidente na yan eh. Abuti sana kung ordinaryong posisyon lang yan. Pero ang kampo ni Cusi, itinangging last minute ang desisyon nila na tumakbo si Bato. Kasi kung last minute, 4:59 na yon. Diba? Hindi naman kami nag-file ng 5 o'clock eh. May pag-uusap sa kanya. Of course, alam niya, you can speculate a lot of things. Pero sa totoo, dumaan lahat sa proseso yan. Sabi naman ng PDP Laban Pacquiao faction, patunay yan kung gaano kapalpak ang diskarte ng faction ni Cusi. Number one, it means that it's really bad planning talaga. Kasi kung meron sa... Himod na himod ang pumada mo, brada. Bakit dito si Ron Munsayak, himod na himod yung buhok, ano? Hindi, alam mo, ito lang ha. Ito yung gusto kong isang i-comment. Ang gustong-gusto ko dito kay Bato, kung ano yung totoo, kung ano yung laman... Medyo dun sa sinabi ni Matibag, parang, eto totohanan to ha, ako yung opinion ko. Sa tingin ko yung sinabi ni Matibag na, ang last minute is 4:59. Hindi, huwag nyo nang anuhin, huwag nyo nang ipalusot. Talagang last minute na yan na desisyonan, okay? Kasi sino ba nagsabi? Si Bato na nga, sinasabi na nga niya, tinawagan na lang siya, alas 3 na ng hapon, no? Tapos ang sabi niya pa nga, napakalayo niya pa, antay niyo ako ha. Kasi kung kumplanado yan, eh di sana kasama siya ni Pangulong Duterte. So wag na ho natin paikut-ikutin. Although, ganun talaga eh. Ito naman si Ron Munsayak. Akala mo naman kung sinong dunung-dunungan. Hindi, palpak talaga eh. Oy, bakit? Akala ko ba ang sinasabi niyong kandidat, secret candidate? Di ba sinasabi nila noon, ang secret candidate ng PDP, sino? Mayor Sara. O, di paiyaka ngayon. Diba?
Paya ka ngayon. Yun ang totoo. Paya ka. Diba? Bakit? Hindi naman pala siya secret candidate eh. Wala nga, hindi nga nag-file eh. Ilang mga planners, meron silang mga strategists, medyo... Hindi, paya ka pa rin. Palpak-palpak. Hindi, paya ka pa rin. At naghahanap sila. Naghahanap sila sino pwede maging presidential candidate. Even on the day itself. Hindi, mali ka pa din. Mali ka pa din. So, for me, it shows na number one, mali ka pa din. Mo, hindi ganun kagaling kasi nagpalpak-palpak. Hindi, mas palpak ka. Mali yung sayo eh. Mali-mali ka pa rin. Bakit? Ang sinasabi nyo nun si Mayor Sara, tumakbo ba si Mayor Sara? Hindi. O di palpak ka. Ikaw ang palpak. Palpak, 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 palpak. Parang hindi naman nila siniseryoso yung ano, yung partido tsaka yung presidential race. Kayo seryoso kayo? Si Pacman ang nilagyan yung presidente? Paki! Ate! Ay, ate. Hoy, Ron! Excuse me nga! Seryoso kayo si Pacquiao nilagay nyo? Ilalaban nyo kay Bato? Eh naman! Ang layo naman ang accomplishment tong ni Bato! Oo, may accomplishment sa Bato sa boxing. Panalo siya. Baka talo si Bato doon. Si Bato nagbo-boxing din niya pero medyo mabigat-bigat eh. Ganun eh. Oo, talo siya sa boxing. Pero pagdating naman nung sa politika at pagsisilbi sa bayan, ang layo naman ang inabot ni Bato kaysa kay Pacquiao. Si Pacquiao kaya lang naman niya naging ano, naging basketball player. Puntakin mo naging PBA player yung mama. At hindi talaga ang iba yaman eh, no? O di ba? Eh sana naman, Ron, wag niyo sabihan na parang ganyan. Tingin naman ng chairman ng Political Science Department ng UST na si Professor Dennis Coronacion, kinulang sa preparasyon ang PDP laban Cusi faction. Nag-cramming sila, may hinihintay sila na desisyon ng isang tao. O kaya nagkakaganyan sila. Alam mo ako gusto ko nang umabot ng November 15. Hindi ho, walang biro. Gusto ko na kasi ano eh, ang problema, ang dami sa ating hindi makagalaw. Paano na? Asa na kami dito? Sige na, substitution yan. Ang dami pang iniisip. Hindi ko maintindihan. Ang daming iniisip. Hindi, magsasubstitute pa yan. Sasubstitute yan. O sige, matulog muna tayo lahat hanggang November. November 15, tsaka na. Bahala kayo, basta kami. May gagawin kami hanggang November 15. Might think na, hindi, strategy yan to confuse their opponents. Eh, tingin ko hindi eh. Alam mo, yung mga nagsasabi na lang na strategy, hindi na lang nila talaga matanggap. Hindi na lang talaga nila matanggap na hindi tatakbo si Madam Sara Duterte. Inaw naman daw na si Bato ay magsisilbing placeholder lang ng totoong kandidato. Sabi, Mars and Teng family, wala pong problema kung gusto niyo pong sabi niya kasi hintay pa tayo. Madam, wala pong problema kung gusto niyo pong maghintay. Kami po gagalaw na. Susuportahan ng paksyon ni Cusi, pero depensa na... Paano ba mag-volunteer, boss? Actually, hindi ko pa alam. Secretary General ng Cusi faction, right now, we are already in a position that alam na namin, iniisip namin, malaki na yung possibilities na hindi na ito magbabago. That's why we are already preparing. Sabi ko nga, may karaman na kami. We're preparing na mag-inisos. For the Bato God. Kay Senator Bato naman mismo nang galing na handa siyang magparaya kay Mayor Sara Duterte. It doesn't mean naman yung pagiging serious mo. Eh, baka sarili ka na. Puro sarili mo na lang iniisip mo porque okay. Andyan ka na. Ayaw mo na mag-giveaway sa isang... Alam mo, ito ah. Ito, naisip ko pa. Naisip ko lang pag habang nagmumotor. Dami ko kasi naisip pag nagmumotor ako eh. Kaya gusto ko nagmumotor. Maanda rin isip ko. Pag nandito lang ako, natutulog lang nanonood ng Netflix pa. Naisip ko habang nagmumotor, sabi ko, hindi kaya ang nagpapalabas nung mga issue na substitution, substitution, substitution. Yung, hindi ko sinasabi lahat ah. I'm not saying everyone. Okay? Pero yung mga nagpapaasa pa na, oh, magkakaroon pa yan ng substitution, no, magkakaroon. Eh, yan yung mga ayaw naman talaga kay Mayor Sara Duterte. Meron na silang kandidato, sinasabi lang nila yan para hindi pa gumalaw yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Ulitin ko. Yung mga nagsasabi, ay hindi, magkakaroon pa yan ng substitution. That's chess. That's the strategy of the president. Eh sa totoo lang,
meron naman na silang kandidato kahit mag-substitute pa si Mayor Sara Duterte. Meron na silang kandidato. Sinasabi lang nila yan para makaungas na yung kandidato nila at maloko nila yung mga Duterte supporter na hindi, aasa kami, magantay kami hanggang November 15. Hanggang November 15. Ha? Diba? Hanggang November 15, hindi kami titigil, kakaantay. Ay nako. Diba? Hindi, yun lang ang naisip ko ha. Oh, sandali. Meron isa nag-comment dito eh. Bakit mo minamasama eh si Sara ang pinaka-qualified? Ha? Ano daw? Barat ba? Kasi pinapatulan mo pa yung mga ganyang comment eh. Eh kasi naman, ano daw yun? Bakit ganun yung comment? Parang ang layo naman sa hulog. Wala naman ko sinasabing hindi qualified si Mayor Sara. Kaya, Diego, pigilan mo ko. Ang gigigil ako ba ganyang ano eh, mga ano eh, utak eh. Ayun, ayoko pa naman ng ganyang utak. Parang awa mo na. Ay, narot! Guli mo na nga lang ako. Hindi ka naman mahilig manggulo ng kapwa mo eh. More winnable candidate. Pwede ako mag-give way sa kanya kung gusto niya tumakbo. Pero mismong si Pangulong Duterte, isinuko na ang kandidatura ng anak sa pagkapangulo. Inday is definitely out. As he has said earlier, and for the oft-repeated statements in so many, I think, interviews, she had always maintained that she's not running. She was just true to her words. Sakali namang walang mangyaring substitution hanggang November 15, handang-handa raw lumaban si Bato. Ayon pa sa PDP Laban Crucifaction, ang malakas na makinarya ng administrasyon, ang endorsement ni Pangulong Duterte at ang pagiging kilala ng Bago o Bato Bongo Tandem ang ilan lamang daw sa mga nakikinilang bentahe. Doon na tayo sa Bago! Oh, pero alam mo ha, ito. Ito lang ha, buti na lang din at hindi si Willie Ong sumali sa senatorial ni Pangulong Duterte. Bakit? Magiging Bagoong. Last mo na yan, Banat Bay! Hindi, di ba? Paano na lang usumali si Willie Ong sa senatorial ni Presidente? O di ang pangit nun, nakalagay doon, Bago. Tapos Ong, Bagoong. Ang sagwa? Ano ba yan? Next. Kanilang mamanukin sa 2022 elections. Idagdag mo pa raw dyan ang plataforma ng pagpapatuloy ng legacy ng Duterte administration. Magpapatuloy sa ayon naman sa COMELEC, kung tutusin, pasok naman... Hindi, ako ito. Isa pang qualification ni Bato ha. Hindi siya trapo. Yan ang masasabi ko. Si Bato, kung ano yung laman ng puso, sasabihin niya. Parang si Pangulong Duterte rin. Kung ano yung laman ng puso, sasabihin niya, wala akong pakialam. Basta ito, gusto ko. Alam mo yun, eh, sa totoo lang oh, excuse me po ha, pero yung mga tumatakbo ngayon, trapong-trapo yung, babaguhin ko! Sabay-sabay natin yung ata ekonomiya. We will have a plan for the economy. We will lift the economy. Anong economic policy mo? Tigil ang pandemya. Ngayari. Talaga si Bato bilang isang seryosong kandidato sa 2022. Kilalang personalidad siya, isang senador at bahagi ng isang political party. Obvious na meron siyang kakayahan. Ang problema lang, inamin niyang okay siya sa substitution. Ito kasi ginagawang issue ito ng iba. Although kasi in-interview nila si Jimenez eh. Ini-issue daw nila kasi isa daw sa mga nakalagay sa COMELEC resolution na hindi ka kumakandidato because parang magsasubstitute ka lang o napipilitan ka lang, hindi ka willing. Hindi naman uyan ang sinasabi ni Bato. Ang sinasabi naman ni Bato, hindi siya selfish. Gusto kong tumakbo na presidente, sino ba naman may ayaw? Pero hindi ako selfish. Hindi ako selfish na magbigay kung sakasakaling tumakbo ang anak ni Pangulong Duterte. Di ba?
Para na rin daw inamin ni De La Rosa na placeholder lang siya ng totoong kandidato. Bagay na pasok sa kategorya ng maituturing ni Nuisance Candidate. Isa dun sa mga kategorya ng Nuisance Candidate, eh mukhang nag-a-apply sa kanya. Yung which person, is? Which is a person with no bona fide intention to run for office. Yeah. Because if you're saying na okay ka lang napalitan, di asan dun yung bona fide intention mo to actually throw your hat in the ring? Nagbabalita mula sa... Mamaya, sasagutin niya ni Bato. Pero ito muna, ang news naman para alam din natin sa...